Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and once again, this is your Kahistorya Teacher Tetay. Pero bago natin simulan ang ating bagong paksa, announcement muna sa winner ng ating pag-game noong last video ko. Kung natatandaan ninyo, ang mangaan yung tubig. Okay, and for the winner, we have, taraan! Kathleen May Kayabyab! Okay. Ayan, winner po siya ng 20 pesos na load. Congratulations once again, Kathleen May Kayabyab. Ayan, para sa gustong manalo dyan, palagi lang kayong manood sa mga videos ko at may pa-games ako doon. Sundin lamang ang mechanics ng game. Okay? So guys, ang bago nating paksang tatalakayin ay tungkol sa kabihas ng Sumer. Sino nga ba ang mga Sumerian at ano ang kanilang naging papel para umunlad ang Mesopotamia? Ang Sumer ay isang sinaunang kabihasnan at historikal na rehiyon sa Mesopotamia sa modernong Iraq noong mga panahong Chalcolithic at maagang panahon ng Tanso. Bagaman, ang mga pinakamaagang historical record sa rehiyong ito ay hindi mas maaga pa sa 2900 BCE. Ang mga modernong historian ay nagsasaad na ang Sumeria di umano ay unang tinirha ng mga taong hindi Semitiko na maaaring nagsalita ng wikang Sumeryo sa pagitan ng 4500 BCE at 4000 BCE dahil sa mga ebidensya ng mga pangalan ng syudad, mga ilog at iba pa. Noong panahong Neolitiko, na itatag ang pamayan ng Jericho sa Israel at katalhuyok sa Anatolia at mga kalat-kalat na pamayanan sa Zagros. Subalit, alam nyo ba na hindi naglaon ay nangibabaw ang Sumer na naging sentro ng kabihas ng Mesopotamia? Ang mga mahalagang lungsod ng Sumer ay ang mga sumusunod. Ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur at ang Kish. Sa katunayan, isang pinakamahalagang gusali ang itinayo sa Ur na tinawag na Ziggurat bilang pagbibigay karangalan sa mga Diyos na nagsisilbing panahanan nito. Nagkaroon sila ng sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform. Kasunod nito, ang pagkakaroon ng mga scribe na tagatala o tagasulat ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pag-ukit sa mga clay tablet na naging basihan ng mga historyador ng eksaktong petsa kung kailan naganap ang mga pangyayari. Tingnan nyo ang mga clay tablet na ginamit sa pagsulat ng mga sinaunang historyador. Sa pag-unlad na ito ng sining, naitala ng mga ito ang mahahalagang tradisyon, epiko, na naging katibayan ng kanilang kabihasnan. Isang patunay nito ang epiko ng Gilgamesh. Umunlad ang mga pamayanan at naging lungsod-estado na malaya at nagsasarili. Subalit, hindi naglaon, nagkaroon ng mga pag-aaway. Sinamantala ng ibang lungsod tulad ng Akkadian ang mga pangyayaring ito at sinakop nila ang mga Sumerian sa pamumuno ni Haring Sargon. Dito ay naitatag ang pinakaunang imperyo sa kasaysayan. Marahil, naging masaklap din ang pagwawakas ng mga Akkadian dahil sa pagsakop sa kanila ng mga Babylon na gumamit ng kaguluhan at digmaan sa pagsakop na pinamunuan naman ni Hammurabi na siyang nagpatupad ng mga batas na hango sa Code of Hammurabi o Kodigo ni Hammurabi. Matapos ang mga Babylon, sunod-sunod na ang mga nananakop dito. Ang mga Hittite na kilala sa imperyong gumagamit ng kasangkapang bakal na pandigma, ang mga Chaldean at mga Assyrian
nakilala rin bilang matatapang na mandirigma. At dahil nga sa sunod-sunod na mga pananakop na ito, tuluyan nang bumagsak ang kabihas ng Sumer. At abangan sa susunod kong video, ang susunod na maninirahan sa Mesopotamia bilang susunod na kabihasnan. Abangan! We'll be right back.